Hello sa mga Tag 91.1 natin. Ako nga po si Johnny Biryani. At ako naman si Caribel. At nandito tayo ngayon kasama isa sa pinakasikat na love team sa Pilipinas na talaga nga namang inaabangan tuwing gabi. Gabi-gabi sa Love in 40 Days. Let us all welcome ang tambalang Loyni, Loyza Andalio and Ronnie Alonte. Hi naman tayo sa mga kababayans natin. Hello, natin dito. Hello mga kababayan dito sa UAE. Kamusta po kayong lahat? Yes, mabuhay kayo. Welcome back, Ronnie. So, yes. 'Di ba last time na nandito ka 2018. Yes. 'Di ba? And welcome Lois. First time mo ba dito sa Dubai? Yes, first time ko po dito. Ayan, ano na 'yung mga na-try mo pala ng mga ganaps dito? Dito 'yung pinaka sikat na Dubai Mall na puntahan namin ni Ronnie kahapon. Yes, kailangan. Kailangan 'yan. It's a must. Hindi pa namin iikot lahat. Sa Cheesecake Factory, sobrang sarap. Nagsapari na kayo? Hindi pa kasi mainit pa yung panahon ngayon. Nag-50 daw. Actually, kaya wag na natin isogal muna. Balik na lang kami. Balik na lang sa susunod. Yes. Medyo winter na malamig. So ngayon nga po, since kasama natin sila, alam niyo naman, di ba, lahat ng mga celebrities na dumadaan sa atin, nabibiktima natin, right? Correct. Okay. Dito sa segment na tinatawag na Paki-explain. So ito, Lois and Ronnie, kailangan nyo lang gawin dito. May ipapaliwanag kayo na Filipina na salita na base sa isang kanta or title ng isang kanta, kailangan niyo siya ipaliwanag na hindi kayo gagamit ng English. Mm-mm. Sa loob ng, kasi usually ginagawa namin 20 seconds siya. Pero okay, since Love in 40 Days ang show, 40. Kailangan 40 seconds niyo ipapaliwanag yung apat na salita. Hindi, mas maigsi. Yung apat na salita. So, tigtip 10 seconds yan. Okay, ready na? Okay, so unahin natin si Loyza. Ay, ladies first, na. Sige. Okay, ginawa mo na ba ito last time? Hindi pa. So, ikaw ang magta-time. Okay. Kinakabahan ako. Nako, okay. Ang salita na kailangan mong ipaliwanag in 10 seconds ay diwata. Mula kay Sam Concepcion, your timer starts na. Now. Wait lang, papaliwanag ko diwata na kanta. Base sa pagkakaintindi mo, yung salita. Word. Diwata, isang babaeng maganda na napaka anghelang itsura na magbibigay ng saya sa puso mo at paiibigin ka. Times up. Ang galing! Nag-review ka ba? Iba. Ang galing! Ang galing ni Loyza. Ang diwata nga po ay song of course ni Sam Concepcion. Isang mabait na nilalang na kilala sa Pilipinas. Pinaniniwalaan ang diwata yung mga tagapagbantay ng kalikasan. Sinasabi rin na pinaparusahan nila yung mga sumisira sa kalikasan. At tama rin of course yung nasabi ni Loyza. So okay, one point. Okay. Loyza. Ayaw mag-joke. Ayaw mag-joke si Loyza. Wala akong konsekwense. Oh, ito Ronnie, your turn. Mula kina Adi at Janine Berdin, paki-explain ang salitang Mahika. Your timer starts now. Mahika, isang imahe ng isang magandang babae. Ay, tama ba? alam ko, ay, diwata pala yun. Ang Mahika ay isang... Timer stops right now. Oh, ano kaya yung joke ni Ronnie? Mapapajoke si Ronnie kasi ang Mahika nga po, or salamangka, or magic, isang gawain o talento ng isang salamangkero na matatawag ding sining ng Mahika. So sa sining ng Mahika, may angking kapangyarihan ang isang natatanging tao upang makagawa ng mga matatawag na pambihira at kagilagilalas ng mga bagay o himala. Nosebleed. Hindi, alam mo, may explanation Pilipino. Yan. Nakita ko si Ronnie dahil nung mag-i-explain na siya, tinignan niya si Loyza. Oo, na-distract. Na-distract kaya sinabi isang maganda. Oo nga, so ito, 1-0 yung scores. Okay, so ano ba ang, mamaya pa mag-joke? Yes, mamaya. Okay, eto na, pangalawang word. Salita para kay Loyza. Paki-explain ang salitang katang-isip. Mula sa Ben and Ben. Timer starts na. Katang-isip, ito yung mga sinasabi natin, yung pagmamahal na akala natin, makukuha natin sa iba. Pero ito pala isang katang-isip lang na hindi pala totoo at imahinasyon lang. Ang galing! Iba si Loyza. Ibig nga sabihin niyan, imahinasyon or guni-guni. Naku, na-pressure lalo. Na-pressure. O, eto na. Last word for you, Ronnie. Mula kay Skasakli at Glock 9, paki-explain ang salitang kumpisal. Your timer starts now. Kumpisal, sa pagkakaalam ko sa kumpisal, ito yung ginagawa ng pare kapag nagsasabi ka ng mga kasalanan mo na
pwede ka pang patawarin ng Diyos. Times up. Okay, actually pagbibigyan natin. Yes, diba? Nung sinabi niya. Oo, tama. Pero ang kumpisal po or pagtatapat or parang pagtatapat ay aksyon ng epekto ng pag-amin o pagdedeklara ng isang bagay na sariling kaalaman. Pwede. Pero tatanggapin natin sagot ni Royne. Pero tama. At the end of our paki-explain, nakita natin ang naka-perfect none other than Loisa Andalio. So si Loisa ang ating winner at nagkamali si Ronnie. So Ronnie, ang consequence, kailangan mong mag-joke. Go. Okay, ready na kami sa joke ni Ronnie. Hindi ko pangarap mong mag-sitcom. Sabi, ito na! Ano ang English ng batang taong grasa? Batang taong grasa? Ano daw? Ano? Baby oil. Maraming salamat. Baby oil! Baby oil! Ako, magte-trend yung baby oil. Hashtag baby oil. Sa Twitter, for sure. Grabe na matawa. Sumakatinsyon ko. Thank you for being a good sport. Maraming salamat. Pero ito, gusto naming tanongin sa inyo since nandito nga kayo sa Dubai ngayon. And of course, nasusubaybayan kayo ng mga fans, no? Na sobrang strong kayo as a couple, di ba? So, paano yun na-maintain yung strong relationship yung dalawa bilang couple? Ikaw naman sa mga kagaya ng sinabi nga po ni Ronnie kagabi, talagang bigayan sa isa't isa. Tsaka alam naman namin na walang perfect na relationship eh. So, choice namin na magstay sa isa't isa at nire-respeto namin yung isa't isa. Yun talaga yung key. At hindi kami natutulog or naghihiwalay nang hindi kami nag-aayos. Talagang pag-uusapan namin kung meron kami problema. Ay, maganda yun. Oh. So, kasi dapat may communication talaga. Communication is key, yes. You know. So, tanong ko naman, Loisa and Ronnie, syempre magkasama kayo sa trabaho. Ano ang advantage at kung meron man disadvantage na kasama mo sa isang work or isang project ang real life partner? Ako sa disadvantage. Ang disadvantage namin is yung character na ginagawa namin. Kasi kami as Loisa and Ronnie, okay kami, masaya kami. Pero dun sa mga character na ginagawa namin is meron time na nag-aaway kami, na asot pusa pa kami doon. And kung paano namin ulit ipapakita sa mga tao na hindi ako in love sa kanya at pa-in love pa lang ako dun sa kanya. So ang hirap nun para sa amin, kaya kailangan talaga focus ka dun sa ginagawa mo, sa trabaho mo para kuha mo yun. So, yung disadvantage para sa akin. Pero yung advantage, syempre, magkasama kami sa work, lalo na ngayon, lock-in po yung taping. So, at least meron kang full support na kasama mo talaga sa set. At saka mas confident ka din kasi alam mo yung kapartner mo sa screen, kapartner mo rin sa totoong buhay na hindi ka papabayaan. Yeah. Actually, bago tayo mag-move forward sa susunod nating tanong, meron muna tayong trivia dito kay Ronnie and Loisa, no? Kasi meron akong kaibigan na kasama niyo sa cast, si Benedict Ramos. He's a good friend of mine. Yeah, isa sa mga parang ghost. Benedict with an X. With an X, di ba? na kasama, of course, naging housemate sa PBB. So, tinanong ko kasi siya, kanina lang actually, no, na kung magbibigay siya ng trivia or kung ano yung mabibigay niyang trivia sa inyong dalawa. So, sabi niya, kayo daw dalawa, hindi daw kayo clingy sa isa't isa pag magkasama or kasama yung kaibigan. Hindi mo mararamdamang third wheel ka kasi may oras silang makipaghalubilo sa iba. Pero ramdam mo na sobrang mahal nila yung isa't isa in a healthy and mature way. Ayan. Aww. Shout out mo ko ha. Oo, mamaya. Sabi yan ni Benedict. Hi, Ben. Oh, may ganap kami dito. Next time sama ka. What? So, ito next question naman namin. Of course, kasi syempre kapag may mga bago tayong projects, hindi maiwasan iba't ibang mga comments sa mga netizens, right? Yes. Good and bad. So, maraming good and negative comments na nare-receive yung mga celebrities. Lalo na, yun nga, kapag may bagong project. How do you deal with these comments na natatanggap or nababasa nyo? Both good and bad. Sa akin kasi parang good and bad publicity, pero ako kasi mas tinitingnan ko na lang yung good kasi mas sila dapat yung bigyan mo ng attention, i-appreciate mo. Kasi kung mas papansinin mo yung basher, baka malungkot lang yung fans na kami, hindi mo pinapansin, kami yung talagang nagmamahal sa'yo. So mas pasasalamat na lang talaga at saka hindi kami nagpapa-affect. At saka hindi mawawala yan. Totoo. Meron at meron kasi masasabi. Kasi kilala tayo eh, di ba po? Parang na-experience mo naman. Nag-show ka na rin pala sa ABS. Gusto ko yung pinonya ko.
actually may mga nung una siyang na-release yung trailer niya, isa sa mga parang naging comment din ng iba is parang kino-compare yung Love in 40, I'm sure nakita niyo to. Kino-compare yung Love in 40 Days sa isang show ng sa ibang bansa, sa isang Korean series ganyan. Ano yung masasabi niyo dun sa comment ng ibang mga netizens na yun, na parang kino-compare yung story niyo sa ibang project? Nakaka-proud po syempre kasi kino-compare nila sa pang-international syempre. Malaking bagay 'yon sa amin. And hindi naman namin ipagkakailada na tayo mga Pilipino. Eh, talagang nai-inspire tayo sa mga storya ng international. Talagang ina-idol din natin sila. So tingin ko wala naman pong masama doon. And okay lang din sa amin na i-compare kasi hindi naman talaga mawawala yung mga ganyan. Tsaka hindi naman talaga totally same yung, or hindi naman same talaga yung yes, storyline. Yes, same. Talagang tungkol lang sa ghost. Nagkataon lang talaga na ganun. Oo. Tsaka yun minsan yung parang mali ng ibang mga netizens na nagjo-judge tayo sa isang proyekto base sa trailer lang na hindi pa natin napapanood, yes, right? So, we suggest panoorin nyo po lagi ang Love in 40 Days. Yes. At tsaka sa amin po kasi ang sinasabi sa amin na itong Love in 40 Days, kung sa mga Pilipinong teleserye, ang pinagkaiba niya, ito yung love story naman. Kasi kadalasan, honesto, 100 Days to Heaven, pambata, pang ano. So, ito yung love story naman po. And since we're talking about comments na rin, gusto namin malaman, ano yung paborito nyo na naging comment na nabasa nyo dun sa mga nanood ng Love in 40 Days? I'm sure may mga nababasa na kayong mga comments. Na nag-improve na daw. Totoo naman, ang galing angle. Actually, hindi pa nila napapanood kasi tapos na po namin i-taping eh. Lahat yung buong so, series. Yes po, kaya nakita ko talaga yung talagang improvement at saka yung talagang pagpupursige ni Ronnie dito sa character niya at nakaka-proud bilang kasama niya, di ba po? Ayun, syempre, proud ako doon kasi first time kong na-congrats ng mga big boss namin sa ABS. So, wow! So, happy ako. Uh-huh. Kaya does it help din ba na nandyan din syempre yung inspiration mo every time that you were... Oo naman po, kasi si Loisa, nag-start talaga siya, acting talaga eh. Pagkalabas niya ng PBB, acting talaga yung ginawa niya. So, compare sa akin na dancer ako dati sa na Showtime. So, ang laking adjustment kong ginawa ko compare sa kanya. Yeah. Kaya sobrang na-inspired ako. Na-inspire ako sa kanya na ganun siya sa work, binabasa niya yung buong script. So ako, syempre, okay kasi siya magaling naman talagang actress. So, yun, napupursige akong galingan din at gawin kung ano yung trabaho ko talaga. Kaya laking tulong niya sa akin ng Lucky. Ay, nice. So, I think ang maganda sa kanila, sila angatan pa ataas. Yes. Nagtulungan. Oh, ito, last question. Since Love in 40 Days yung name ng show, kung sakasakali may last 40 days ka na lang dito sa mundo, ano-ano yung mga gagawin mo? Magta-travel talaga. Magta-travel pa, ano? Kasi gusto ko ipuntahan lahat ng Cagayan. Ito, first time ko sa Dubai. So, sabi ko, ang saya pala mag-travel. Ang dami ko pang hindi nakikita, na-experience. So, magpapaalam ko muna sa mga loved ones mo after nung ta-travel na lang ako hanggang matapos yung 40 days. Ganun na lang. Pero kailangan nakabalik ka na sa Pinas pagpatak ng 40th day. How about you, Ronnie? Halos same ng kanya pero ako siguro more on samahan ko yung family ko bago makipag... Kasi nawalan ng time, lagi kasing busy, lagi may ginagawa. So never na... Hindi naman. Like parang sobrang... konti na lang yung minsan na nagkikita kami ng buo, kumakain kami sa labas. So, para sa akin yun yung aanuin ko. Yeah. Actually, pag tinatanong ka ng ganyang question, mas naano ka na life is short talaga. Kaya, enjoy. Actually, ma-realize mo din yan sa trailer pa nga lang eh, di ba? Yes. Sabi ko din nung napanood ko, what if parang ako yung nasa, ano mo, nasa situation mo? Please invite our mga kababayan sa mga kapamilya dito sa Middle East na panoorin at supportan ang Love in 40 Days. Mga kapamilya, gusto ko po magpasalamat sa pagsuportan niyo po sa Love in 40 Days sa amin ni Ronnie at sa buong cast. At tutok lang po kayo sa I Want TFC, mapapanood niyo po. At nakasama nga natin for the first time ang tambalang Loy ni Loy Sandalio and Ronnie Alonte. Maraming salamat thank for joining so us ngayon. Tag 91.1 Pinoy talaga!